of her wickedness. She considereth the field and lieth in it. With the fruit of her hands, she planted a vineyard. She girded her loins with strength, and strengthened her arms. She perceiveth that her merchandise is good. Her candle goeth not out by night. She layeth her hands to the spindle, and her hands hold the staff. She lifteth up her hand to the poor, yea, she reacheth forth her hands to the meek. Okay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bilang sa aming manumbahan. Ngayong maga, Panginoon, kayo po makilatin, Lord, ang aming pananay, Lord, ay mabigyan namin ang dahil sa aming nagawa, Lord, sa amin, sa aming kabutihan, Panginoon, sa inyong kabutihan sa kanila, na ako na maintindihan namin ang kahalagahan nila, at bakit ako binigyan ng nanay, at ang maraming bagay, Panginoon, at mag-aaralan namin. At yung malalati, this is the pray. Amen. Okay, so, sa so, mga babae natin dito, mga hindi pa nanay, gusto nyo ba maging nanay? Huwag ngayon ha, later na. Kaya natin pag-aaralan ito para maging malaman nyo yung mabuting nanay, di ba? Paano ako maging mabuting nanay kasi bata pa ako? Di ba? Paano ko malalaman? Sino magsasabi sa akin? Si Vice Ganda ba? No, loko-loko kayo, huwag kayong maikinig doon. Sino magsasabi sa akin? Sino mag... Sino sikat niya sa TV? Si Sharon Cuneta ba? Si Sharon Cuneta? Hindi, masak na rin ang pamilya nun, di ba? Sino magtuturo sa akin kung gusto kong maging nanay na maayos? So, pag-aaralan natin, pinitin ako sino pag-aaralan natin kasi napakaraming nanay na mabuti sa Bible. Pero yung iba rin, hindi ganun ka-perfect, wala naman perfect. Pero, itong Proverbs 31, ito yung pinaka talaga. Ito yung description, okay, ng isang ina na napaka, sabi dito, virtuous. Ano yung virtuous? Pag sinabing virtuous, ito yung pag sinabing virtue, ito yung magandang kaugalian. Okay? Magandang, hindi lang ugali, pero yung katangian, yun. Huwag ako din. Magandang katangian, sino may magandang katangian dito? Wala. Pero lahat kayo, di ba? Pero iba, hindi maganda. So yun ang inaalis namin sa mga bata, iba kulit, maganda ba yun? Hindi, di ba? Pag may nagsasalita sa ano pa, lalo sa church, makinig lang kayo. Kasi doon kayo matututo. Okay, at napaka-importante yung matuto kayo. Di ba, nag-aaral kayo sa school. Mas importante dito, alam niyo ba yung mga bata? Ako! Kasi itong salita ng Diyos eh, hindi naman to sinulat ni DepEd, Secretary, di ba? Ang Diyos mismo nagsalita sa Word of God. Kaya pag natuto kayo dito, panalo kayo. Okay? Kaya pag sinabing virtues, magandang katangian ng kababaihan, especially ng nanay. Kaya yung mga, sino yung mga ladies dito? Wala pang asawa? Magkakasawa kayo later? Magiging nanay hindi kayo? Gusto niyo bang maging nanay? Maganda yan. Sabi dyan, mapu-fulfill ka. Okay? Hindi mo kailangan mo ipag-kompetensya sa mga lalaki. No? Pag ikaw ay nanay, ginagampanan mo yung napakahalagang parte ng buhay ng pamilya. Ito yun. Okay? Kaya pag-aaral natin, sa wakong pinag-aaral natin ito, mag-reflect kayo, ay mga batang babae, okay, mga nanay muna, tingnan niyo yung sarili niyo. So siguro hindi kayo perfect, hindi kayo magaya nito. Kasi nga, ito yung ideal eh. Sinabi ideal, ito yung perfecto. Ay kumpara niyo yung sarili niyo. Kasi yung mga batang babae, ganun din naman. Na sana maging ganito ako. Okay, mga batang babae, dapat maging ganito kayo pag nanay na kayo. Tapos, yung mga lalaki, ano tayo nagbihin natin? Hindi tayo maikinig. Ay, sa mga lalaki, maghahanap tayo, di ba, ng babae. Matino, di ba? So, dapat, alam nyo rin ito. Ito ang sinasabi sa Bible ng matinong babae. And therefore, dapat alam natin ang description ng magandang babae. Tapos,
Hello. Yun ang hanapin natin. Kahit ang babae. Kung gusto nyo, maging maayos ang buhay nyo. Eh, paano yung matatandang lalaki na? Nakakuha na kami. Wala na kami magawa eh. Diyan eh. Ganun din, kasi may mga anak din kayo, mga bata, hindi anak, ako, di ba? Ako may apo ata dito. So, tutuuan natin yung mga anak nating babae na maging kagaya rin ang pag-aalala natin. Okay? At yung mga lalaki na maghanap ng virtuous woman. So, ano ulit yung virtuous? Magandang katangian. Pag sinabi yung virtue, magandang katangian. Pag yung virtuous, marami siyang ganun katangian na maganda. Okay, so sino to? So, una tayo. Una, sabi dito, for her price is far above rubies. Pag sinabi price, may presyo, nabibili ba ang ano, babae? Yung iba, oo. Kaso, basta kung babae, mabibili. Kaya huwag kayong papayag, amen? Okay. Babae, mga lalaki, ganun din. Sinusumpanan nyo sa mga bumibili ng babae. Okay? So, kasi, pero sinasabi, pero hindi mo sinasabi binibili actually, yung value niya. Okay? For example, yung ibang babae, may ginagalang, di ba? Yung iba, hindi masyado, yung iba, konti lang. Okay? Pag kayo daw ay babae na marami kayong virtue, marami magandang katangian, kayo ay, para kayong, ano yung ruby? Alam mo yung ruby? Sino yung ruby ang pangalan dito? Pag sinabing ruby, napakahalaga niyan. Napalad niyo sa YouTube, di ba? Yung diamond, mahal niya. O, yung kulang diamond. So, mas rare yun, saka mas mahal. Okay? So, bakit mahalaga ang babaeng maraming magandang katangian? So, ito yung iba pa. No? Sabi dito, the heart of her husband that safely trusts in her so that he shall have no spoil. Need of spoil. Ano sabihin nun? Ang sabihin nun, ano yung trust? Mga bata? Tiwala. Ano yung tiwala? Kunwari si, ano pangalan niya ate? Janice. Kunwari si Janice, pinabili ng ano? Ang itlog. Sa tindahan. Okay, tapos, binigyan ka ng 100. Sabi ng nanay mo, bumili ka ng itlog, 5 lang. Okay, 5 piso lang yun. Kunwari. Tapos, ang binalik mong sukle, 2 piso na lang. Napapagkatiwalaan ka ba? Hindi. Hindi, di ba? Pag sinabi ng nanay mo, may supli yan, balik mo. So, kapag sinabi, bumili ka na ito, huwag kang bumili lang eh, hindi. Di ba? So, lalo na sa mga nanay, ang pinagkakatiwala sa inyong asawa yung lalaki, ano? Yung bahay, but especially yung mga anak nyo. No? Bilang mga lalaki, gusto magkaanak para maging matino yung mga anak nila, hindi naman gusto nila mapariwala yan. So kung pinagkatiwala sa inyo yung mga babae, yung mga anak, anong gagawin sa mga anak? Pag wala yung lalaki, pupunta sa inyo yung anak. Tama ba yun? Diba? Kaya kayo nga yung babae, kayo yung pasensyoso. So dapat kayo mag-aalaga na maganda sa mga bata, matuto sila, at sila ay maging matinong mga bata, mga tao. So, nagtitiwala ang isang lalaki sa kanyang asawa pag siya ay nagtitiwala. Okay, ano yung unang trait? Ano yung unang virtue? Trustworthy. Sa Tagalog, ano? Pagkakatiwalaan. Mapagkakatiwalaan. Okay, mapagkatiwalaan kayo sa pera, ganun din. Okay? Alam yung asawa niyo lalaki, ganito lang ang budget. Okay? Bumili ka ng ano-ano, mga babae, may ilis sa damit. No? Kung walang budget sa damit, huwag muna. Okay. So, mapagkakatiwalaan. By the way, pag nawala tiwala sa inyo, kahit sino naman, no? Pangit yun, okay? Kaya kahit bata, matanda, dapat may tiwala sa atin ng tao. Especially malapit sa atin. So, number one, trustworthy. Number two, nasabi dito, she will do it good and not evil all the days of her life. Sa Tagalog, gagawa niya siya ng maganda at hindi masama. Lahat ng araw ng kanyang buhay. So, isa sa mga kaya naiging katiwa-tiwala ka, babae, kasi ang gagawin mo sa anak, sa asawang lalaki is maganda. Okay, sino nagluluto dito? Si Alexandra, nagluluto ka na ba? Bakit?
Apat, natuto ka na. Nag-asawa ka ba later? Masaya yun, di ba? Pero, ang gustong-gusto ng mga asawang lalaki, ay si Ate Bill, magaling magluto. Kaya masaya-masaya siguro si Dear Richard. Okay. Ako, gusto ko yun. Gusto ko, masarap magluto. Okay? So, pag pinagluto mo yung asawa mo, lalagyan mo ng laso, ganun ba yun? Huwag ganun, ha? Kung ay di mo hinugasan yung ano, sige lang. Kaya ka dyan, di ba? So, mabuti yung gagawin mo sa asawa mo, ano pa? Ha? Yung susuot niya, dapat maayos, malinis. Ano pa? Ganun din yung mga anak. So, lahat ng magandang bagay, nagtitiwala yung lalaki sa bat, sa lalaki, ang babae, na mabuti yung gagawin, di masama. Okay? Okay, makinig ha? Ito! Yes, see, she seeketh wool and flax and worketh willingly with her hands. So, ano yung wool? Yung wool ay panggawa. Sino may damit niya? Diba? May damit tayo lahat, di ba? So, karamihan ito kasi cotton eh. Pero isa sa mga material niya is yung wool. At yung isa dyan, yung flax. So, yung wool galing sa hayop, yung flax galing sa halaman. Sabi dyan, work it willingly with your hands. So, sino nagtatay dito? Nagtatay. Hindi na uso kayo yan, eh. Bumili ka lang sa ano. Pero nung panahon nila, napakahirap yan. Para may maisuot kayong maganda, bago, no, si nanay, para hindi na tatahi, kasi napakalayo ng mga, misal, bili yan sa kanila. Siya gumagawa nun. Imagine mo, paano gagawin yan, isa-isa yan. Okay? Ibig sabihin ito, sabi lang, work it willingly. Ibig sabihin ng willingly, hindi mo na kailangan kong tausan. Huy! Hindi mo nga ka ng damit, wala kang susuot eh. Hindi ganun yung matinong babae. Okay, ano ginagawa niya? Siya ay willingly. Pag sinabing willingly, hindi mo kailangan kong tausan. Husang loob, willingly. Okay? Yun ang magandang patangian ng babae. Hindi na kailangan kong tausan. Okay, pangilan na yan. Pangatlo. So, una is trustworthy. Pangalawa ay good. Okay? Good. Pangatlo is ano bang English na yun? Ano yun? Work it willingly. Hindi na kailangan matusan. Masipag. Okay? Actually, pag-inan natin ito, puro kasipagan ito eh. Next, she is like a merchant ship. She bring it for food from afar. Ano yung ito? Ano yung merchant? Nagbebenta, di ba? So, ano yung ship? Barko. So, bakit gano'n? Para siyang barko. Hindi sa taba. Kung sabihin ng barko, sabi dito, she bring it her food from afar. Ibig sabihin, alam mo, mga bata sa bakihan, dali na lang, dito sa banda lang, may kainan. Di ba? Sari-sari na yun. Si Minis dito ngayon, umorder lang, pinawag lang. Wala kayang magkain. Pero yung sabihin nito, masipag yung mga nanay niya natin, di ba? Masipag tapos hindi puro kamote ang kinakain. Kamote na naman. Sardinas na naman. Yung sabihin kasi yung mga bata, di ba, minsan gusto natin, nakakain tayo, lalo yung mga lalaki. Nagpabaho ka na, gusto mo, may kakainin ka naman masarap. Okay, so yung mga babae doon na matino, nag-i-import yan. Okay, nag-ibagawa siya ng parang para makakain sila ng bago. Ibang po tayo. So, ano yung sabihin niyan? Meron na yan, resourceful. Resourceful. Lalo sa pagkain. Next is, she riseth also while is yet night and giveth her meat or household and a portion to her maiden. So, yung sabihin nito, siya ay nag-asikasa ng pagkain. Ay, ganyan ba yung nanay nyo? Especially, maaga pa, di ba? Sabi nito, siya ay gabi pa. Ibig sabihin ito, madaling araw pa. Mababango na para may kainin lang yung mga bata. Ang makakulit, di ba? Kasi hindi sila makakakulit pag hindi sila nakakain, di ba? Tumain na ba kayo, mga bata? Tumain na daw kayo? Tumain na daw kayo. Ba't ako ulit kita?
Hindi na pala kailangan kumain eh. Makulit na eh. Pero yung mga nanay, ganun yun. Maaga pa lang, magluluto na. Ganito ka lang yung anak mo, no? Nakahiga, no? Sabi dito, so ano yung sabihin niya? Yung sabihin, maagap gumising. Maagap. Okay? Nakakita na ba kayo ng nanay na tanghali pa yung pag gumising? Maagap sa pasapo, natadyak. Okay? Okay. She can see the light of field and buy it in. Nahihirapan na ba kayo mga ladies? Pero yan ang ginagawa ng matinong babae. Okay? Okay, water. She considered it a field and planted it with the fruit of her hands and planted the vineyard. Ano sabihin nun? Kapag sinabi kong sino, pinag-iisipan niya. Okay, nag-iisip siya, especially ng time nila. Okay, mga next. Yung time nila, malawak ang ano. Malawak tapos niya, parang mahirap kumuha sa labas, sa malayong lugar. So, pinag-iisipan niya. Kung lagi ako magbibiyahe, kung may pera naman ako, binigyan ako ng mister ko, bakit hindi ako magtanim na lang? Diba? So, yung sabihin ito, matalino ang babae dapat. Kasi alam niya, everyday kakain tayo. Every week, kakain na naman tayo. Every year, kakain na naman tayo. Dumadami anak natin, dumadami tayo kakain. So, kain tayo ng kain. Ano gusto kumain? Kita niyo na, wala. So, lahat tayo, kumakain tayo, kailangan natin kumain. So, yung matalino ang babae daw, kinukonsider niya yan. At pag kailangan, mas maganda sa kanya is ano na lang, bumili na lang ng lupa, doon na lang siya magtanim, yun ang gagawin niya. Medyo mahirap magtanim, pero kaya kasi sabi ko, consider mo, kung malaki na pamilya nyo, eh kung magtatanim nyo, bili kayo ng marami, buti mo magtanim na lang kayo. Okay? At si iba doon, mamaya, papakita dito, binibenta niya. Okay. Next, so ano to? Meron yung ano, consider. May consideration. Galing ka lang. Verse 17, she girded her loins with strength and strengthened her arms. Okay, alam nyo ba yung gird? Kanina, binasa yun sa Exodus 39, diba? Kasi sabing gird, girdel, parang belt yan sa atin ngayon. Sinong walang belt ngayon? Kumakabasa. So ako, diyan pwede kumalista kung walang belt. Kasi nga, ang dami nakasabit ngayon. Ito, mga mic, yung wallet, okay, yung cellphone, pag-aalis ako. So, pag wala akong belt, ano nangyayari? Leglag. Okay? Uguan. Okay? Pupuntahan na kasi nabing she girded her loins with strength. Okay? Yung mga nanay, minsan nakikita ko lang, may bit-bit na anak, tapos may, diba? So, dapat malakas ka una, pero yun nga, meron kang, ano, hindi malalagdagin dapat malagyan. Kasi pera po, baka nasa na punta. Okay? Sabi nyo, strengthen it or arms. Sinong malakas ba yung mga nanay nyo? Sinong malakas ang nanay? Huwag naman yung sobrang lakas, ha? Ano sa baby gano'n eh. Ano, American ka, Jacob? Ano ba yun? Yung panahon namin. Grabe, nakakatakot. Huwag naman gano'n. Mga babae, okay na yung ganyan. Pero lumalakas yan. Yung misis nyo, lakas na rin eh. Nakakagal ng mga bata. So, hindi masama magpalakas. Bakit? Kasi isang kailangan mo talaga, maraming gawa sa bahay, maraming kailangan protektahan ng anak mo. Okay? Next, makibasa po, ready, go! Ano yung ano? Lumalabas pala yung kandila sa gabi? Ano sabihin ng her candle goeth not out by night? Hindi lumalabas ba yung kandila? Hindi mo kapatahan na upos. Hinaupos. Very good. Sabi, ano? Hindi mag-go out. Hindi mauubos. So, ano yung sabihin nun? Especially sa kanila ngayon, madali na ang ano. Basta may kuryente. May ilaw tayo lagi, di ba? Ilang taon yan. Matagal na ng hindi. Pero dati sa panahon nila, kailangan lagi nila kandila. At ang kandila, unti-unti yung nauubos. So, paano yan hindi mauubos? Lagi ka may reserva, alam mo kailan mauubos yan, may budget ka dyan, okay? Mga nanay, magaling mag-budget dapat.
Okay? At sabi pa dyan pala, she perceived that her merchandise is good. Napag-mutami nito. May kanina sinabi ko, di ba binibenta ng mga babae yung sarili nila? Masama yun, okay? Huwag nyo ibibenta kasi, sabi nga doon, pag ikaw ay matinong babae, ang laki ng price mo. Napakahalaga mo sa pamilya mo, sa asawa mo. So huwag mong tingnan yung sarili mo na napakababa mo, okay? Especially mga batang babae, naiintindihan nyo ba? Hindi kayo mababa, importante kayo. Lalo na sa mahiging pamilya mo. Kaya sabi din dito, alam niya, sabi, perceived that her merchandise is good. Sabihin, mahalaga pala yung kanya, anong merchandise? Mga paninda, okay? Pero dito, ang pinapatungan dito, ito yung mga bagay niya na kanya ang ino-offer. So, syempre, yung mga services niya, walang makaka, tulad namin, ayoko nang yaya, okay? Hanggang maaari, gusto ko si Miss Ben mag-aalaga. Bakit? Napahirapan mo yung asawa mo eh. Kasi wala nang ibang mag-take care sa anak mo, hindi yung nanay mo. Kasi ang dami yan eh. Pag natuluan yung panganay, katulog mo na yan. Ah, may bago na naman. Lalaki na lang yung iba. Habang dumadami ha, may marami kang katulong at hindi mo kailangan nakatulong. Again, kung may iba kasi eh, meron sa Bible din na may mga helper. Okay lang yan, pagkailan. Malaking household. Well, especially sa pastor namin, gano'n kasi daming anak. Pastor pa sila, may mga katulong sila. Kasi nasabi ko dito, dapat alam ng mga babae ang kanyang halaga. Halaga nyo sa Diyos, sa asawa nyo, sa pamilya nyo. Huwag nyo pagpapalit yung sarili nyo. Okay? Next. She lay in her hands the spindle and her hands hold the staff. Parang pag sinabing spindle tsaka the staff, yan ay paggawa lang ng ano, na damit. Actually, clock muna. Ito, sinulid muna. Okay, bago magkaroon ng damit, may, ano yung book? May tela. Bago magkaroon ng tela, may sinulid. Okay? So, yung sabihin ito, parang sinabi natin kanina, masipag siya, kailangan namin damit, pero kailangan ko gumawa ng damit. Okay? Masipag ang babaeng maayos. Sabi rin dyan, stretch your hands to the poor, okay? To the richest poor. Her hands to the needy. Okay, so hindi natin na ibig sabihin ito mga ano ha, mga namamalimos. Yan ang laging mali sa ano eh, mga nagpupuro eh. Kaya ngayon, ang puntahan lagi ng mga panilimos, yung church. Kasi hindi tinuro sa kanila sa Bible, sabi na Bible, hindi ka magtrabaho, kang kumain. Hindi sabi sa Bible. Okay, alamin niyo yun ha. Kaya pag inutos sa kayo mga bata, Nutusan kayo ng magulang nyo. Anong gagawin nyo? Sumunod kayo. Kasi natututo na dapat kayo magtrabaho bata pa kayo. Huwag kayo pumunta doon sa kalsada. Sa bahay lang. Ang dami trabaho sa bahay. Sabi sa Bible, pag hindi ka nagtrabaho, kakumain. Gusto nyo ba huwag kumain? So, ang kailangan tayo, gusto natin kumain. Okay? So, kaya dapat sumusunod tayo sa magulang. Okay. Pero dito, sabi dito, yung mga mahirap, ito yung may mga pangailangan, hindi yung lagi mahirap na mga palimos. Okay, sino yung mga nangangailangan? Lahat naman tayo. Ngayon, magtutulungan mo yung kaya mong tulungan. Okay? Sabi natin na hinahayaan yung mga, sabi ko yung kahit ano nila, malimos ang gano'n. Yung kaya mong tulungan, tulungan mo. So ngayon, sino kailangan tulong dito? Mga bata, di ba? So, kaya kahit ngayon, tinutulungan kayo ng mga teacher nyo para kayo makinig. Kasi kung di kayo matutong makinig, kailan kayo matututo? Diba, nakakita na ba yung matandaan, di ba kayo kinig? Ang dami nyo lang pag nasanay. Pag nasanay ako, basta ako, di ako kayo kinig. Pag nasanay kayo ng gano'n, nakakaawa kayo. Hindi nyo alam pa rin makakabuti sa inyo. Okay. Kaya yung mga nanay, isa sa mga ginagawa niya, alam niya yung mga needy. Alam niya yung mga kailangan ng tulong at kanyang tinutulungan. Primarily yung mga bata. Okay? Ito, pagbasa, ready, go. She is not afraid of the snow or her household, for all her household are all in snow.
tayo, hindi tayo takot sa snow kasi wala snow. Pero sa kanila may snow. Eh, isa, gusto natin yan, pero pag naranasan natin, napakahirap yan. Diba, nakita ko yun sa YouTube eh. Kasi ang taasal yun, may sasakyan siya, kasi ang dami sasakyan doon naka-park. Napanood niyo ba yun? Diba? So, hirap na hirap siyang ano, inalis niya yung yelo. Ang hirap ng may yelo. Pagkatapos siya alisin yung yelo, hindi niya pala sasakyan yun. So, ang taasal siya. So, ang hirap ng yelo. Sino nang gininaw dito? Sino giniginaw ngayon? Sino giniginaw ngayon? Mainit ngayon, di ba? Pero pag December, ang ginaw, di ba? January. O sabi dito, hindi siya takot, okay? Itong nanay na to, na kasi nakakatalino siya eh. Hindi siya takot sa snow, bakit? Kasi, alam niya gagawin niya, kasi nakahanda na siya. Sabi dyan, her household, her whole household is filled with scarlet. Kasi meron na, okay, pag malapit ang December, nakahanda na yan. Okay, hindi yung iniipis na. Okay, nakahanda na yung mga jacket ng mga bata, ng tatay, nakahanda na. Sabihin, ang nanay na matulo ay nakahanda, okay? Pero because she made it herself covering of tapestry, her clothing is red and purple. Ang sabihin ng silk, ito yung silk ay napakaganda uri ng pananamit. At ang purple, ganun din, mamahalin niya. Okay? Kailang sabihin nito, so minsan kailangan, di ba, kahit tayo, mga bata, sino sinong magandang suot kayo, mga bata? Yan ba pinakamaganda mong suot? Yan ba pinakamaganda mong suot? Di ba, minsan parang wala akong magandang masuot, pero pag kailangan ng magandang suot, uy, nakahanda si natin, yan ba, kahit pupunta sa church, di ba? Pag nandun lang kayo, kahit anong suot kayo, pero pag pupunta sa church, di ba, nakahanda si natin. Kaya niya, si Mages, gano'n, nagulat na lang ako. Uy, kung may damit pala yan. Pinaghandaan na, kasi iniisip niya, si ano, anak ko, wala kang susuot, pag may okasyon, gano'n. Okay? So, ganyan yung mga galing na nanay. Her husband, makinig. Her husband is known in the gates. Ito, sige, walaan niyo kung ano yung sabihin nito, ha? Her husband is known in the gates. When he seated among the elders of the land. Sa Tagalog, ang kanyang asawang lalaki ay kilala sa mga sa ano yung gate? Pasukan. When he seated, nakaupo siya kasama ng mga nakakatanda. Ano sabihin na? Ano sabihin na kilala yung kanyang husband? So number one, maaaring ganito, maaaring dahil kilala niya yung asawa niya, kilala kilala niya. So isa sa mga ginagawa ng asawang babae, kahit sino naman actually, dapat kilala mo yung asawa mo. Okay? May mga kalokohan yung sa yung lalaki, pag hindi mo alam kung paano yung pato. Dapat kilala mo sila. Yung isa. Okay? Kilalanin mo, paano mo kayo kilalanin yung isang tao? Obserbahan mo yung ginagawa niya, kung saan pa hindi ulo niya. May mga lalaki, pag gutom, nagwawala. Okay? Huwag mong aasarin. May mga gano'n, ano pa? Pagagong gising. Okay? Pag mabaho yung mga anak nyo. Okay? Pag maingay yung mga anak nyo, galit na galit. So, dapat kilala mo. Para alam mo yung gagawin mo at hindi mo gagawin. At ang pangalawang ibig sabihin, ito, possible na ganito. Yung, dahil mabuti kang babae, okay? Pag mabuti kang babae, yung asawa mong lalaki ay parang sikat. Okay, alam nyo ba yun? Hindi yung kaya, yun na naman si Mang, ano, si Mang James, yun yung asawa niya, ganito ganda, di ba? Maganda yung pagkakilala sa'yo pag maayos yung asawang babae. Okay? So, hindi yan yung kilala si Andrew, si Andrew Visaya, yun na naman. Okay, si ano, si, ano ba yung mga ano? Ito yung ano, yung butas na naman yung pantalon nito. Kasi na-plancha, ano gano'n. Ito, hindi nagpapalit ng ano, parang hindi naliligo. Kasi hindi. Diba? So, bakit yun? Ang maganda, yung lagi ito, yung mga tao to, laging maayos. No, yung pantalon niya, laging maayos, malinis, planchado. Kasi bakit? Kasi yung asawa niyang babae, masipag. Okay? At matino. Okay? Tapos ba natin ito? She make and find linen and sell it and deliver good deals to the merchant. So parang kanina, bakit ko?
So sobrang sipag niya, magaling siya. Okay, pag masipag ka, magaling ka, marami ka maupudus. Okay, marami ka magagawa. So kung sobra-sobra rin sa anak mo, sa asawa mo, ano gagawin mo doon? Para kumita ka, balikan natin yung marina, di ba sabi doon? Okay, so pag marami kang gawa, pwede mo ibenta, no? Tapos bibita pa kayo. Okay? Sino gusto kumita dito? Sino gusto maraming pagkain? Oh, paano kayo magkakapagkain kung hindi ka kumita? Diba, kailangan mo na kumita. Okay, maraming kita equals maraming pagkain. Pero bago ako kumita, sabi dito, dapat masipag ka, magpudus ka na magpudus, maraming kayo pudus. Kung saan ka magaling, kung magaling ka magluto, magluto ka ng marami. Kung magaling kang gumawa ng damit, gumawa ka ng marami. Yung pinakamaganda, reserve mo sarili mo sa mga anak ko, pero iba, pwede mo ibenta, okay? Ito, maganda ito. Sino malakas dito? Ito. Ito na. Mga babae, malakas. Sino mas malakas? Sino lalaki, babae? Lalaki. Lalaki. Okay, walang baling dito, ha? Ay, kanina, di ba, nagkakampahan tayo. Lalaki. Babae. Okay, wala nang iba, ha? Wala nang baling. Okay. Sabi niyo, strength and honor are her clothing. Okay. Nagdadamit ba kayo ng strength? Ha? Masabi dito yung ano niya, yung damit niya, lakas. Sino may damit dito malakas? Sabi dito, strength and honor are her clothing. So yung dinadamit niya, yung alakas. Ano yung sabihin nun? So yung sabihin nun, pag malakas ka, man, matalino ka, may pera ka, may kailangan, mayroon ka. Okay? Yung mga anak mo, sumusunod sa'yo. Okay? Ang ibig sabihin na parang malakas ka, di ba? So, sino dito ka na? Kunwari, si nanay. Si nanay. Diba, tatlong anak niya lalaki. So, pag hindi yan takot, di ba? Kasi kasama siya ang mga anak niya lalaki. So, ganun yung pag matipino ko yung mga anak mo, nakikinig. Okay. Matik. Ako, yung hindi nakikinig, papalabas eh. Hindi nakikinig. Hindi ito playground, okay? Para masanay kayo, pag Sunday, pag service, okay? Makinig, di ba ng BBS na nakikinig kayo? Kasi walang mangyayari. Okay? Pag hindi kayo natutong makinig, wala kayong mautunan. Okay? Kawawa kayo pag laki nyo. Okay? Nasabi dyan, strength and honor of clothing and she shall rejoice in time to come. Kaya naiiniwala ako, sinasabi niya dito mga anak niya. Pag yung mga anak mo matino, sabi dito, darating yung panahon, ikaw ay matutuwa. Kasi nga, katulad yan, na ano yung mga masayang magulang, marami ang nakita ganun eh. Mahirap lang sila, pero naka-graduate naman yung mga anak, matitino, may hindi pa kasarili. Nag-graduate, isang engineer, isang doktor, isang accountant. Uy, tuwa-tuwa ka nun, kahit mukha ka ng ilus yan. Mga saya-saya mo. Okay, kasi nakapagpatapos ka. Ngayon, kung hindi ka nakapagpatapos, yung mga anak mo, bono-bono. Ano mangyayari sa'yo? Diba, nasa Proverbs yan, sa Bible din yan. Sabi doon, na laging nahihiya talaga yung nanay. Malungkot yung nanay pag siya ay hindi nakapagpalaki ng mga maayos na bata. Okay, gusto mo maging masaya yung nanay nyo? Oh, dapat maging masaya yung nanay nyo. Oo! Nawawala na yung mga nanay nyo. Diba? Paano yung nasabing masaya yung nanay nyo? Ano nagpapasaya sa nanay nyo? Ano nagpapasaya sa nanay nyo? Ha? Anak nila? Matino, diba? Pag yung anak nila makulit, di masaya yun. Yung sagaw na sigaw yung nanay nyo. Mahayag ganda, no? Okay, kaya sabi dito, matapos na tayo. She opened her mouth with wisdom. Okay, may bibig ba yung nanay nyo?
May wisdom ba yung nanay nyo? Paano nyo malalaman may wisdom? Sinasabi niya ay natatawanan. Okay, tapos yung mga nakakakinig nyo, yung galing ko, tama yun, oh. Tama si nanay, ha? Sinabi niya. Ay ko, pag hindi ka nakinig, yan, mauntog ka. Ay, nauntog niya, ay, galing talaga ni nanay. Galing yun. Okay. Tapos yung nakinig, naging mabuting tao, naging mabuting bata, may sick, hindi nagkasakit, ang galing talaga ni nanay, may wisdom. Okay? Sabi dyan ni Lord Tang is a law of kindness. Okay, sino yung mabait ang nanay dito? Mabait ba yung nanay nyo? Okay, lagi nyo yung makamati ng babae. Sino yung mas mabait? Yung nanay, si tatay? Okay, pero totoo yun. Madalas sa ite, mas mabait si nanay kasi si tatay. Si tatay. Sa tatay yung matapang. Dapat gano'n sa bahay, ha? Okay. Talagang hindi naman control yung bata. Sa tatay na yan. Okay, kailangan ng hataw niya. Pero si nanay, dapat, ay, okay. So, kaya mga bata, gusto kay nanay, di ba? Ilan na tayo? Verse 27. She looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness. Kung sino gusto ng tinapay? Tinapay. Nakakain na ba kayo ng bread of idleness? Ang sinabing idle, katamaran yun. Nakatunga nga lang. Ganyan, no? Walang ginagawa. Okay? Ano sabihin ng bread of idleness? So, pwedeng katamaran, pwede rin. Pwede yung iba'y nagtabaho, huwag kayo makain. Parang gano'n. Okay, mali yun, ha? Pag kumain ka, siguraduhin mo, para maging kagala-gala ka, bago ka kumain, ikaw ay nagtabaho muna. Okay, yan ang biblical principle. Kain nila, sige, kain na naman tayo. Sino ang naghandaan nyo? Basta, may pagkain, kain na naman. Isipin mo, sino ba naghandaan yan? May naganda niya, may gumastos dyan. May napatitinong magulang, yung mga anak. May isipin niya na. May isipin niya, si look at well to the ways of our children. Iniisip niya, kakain ba tayo? Kung ano ba tayo kakain ng next, bahala ka. Hindi ganun. Okay. Pag yung matinong babae, ganun, lagi isip mo. Sino kayong pipili kong asawa? Yung tambay? Nagkakain niya kami. Okay. Yung mga lalaki na nga, sino kaya kung gusto kong maging asawa? Ha? Puro auntie lang, puro pa-charming lang. Hindi, dapat magaling, magluto. Okay? Oh, ito na, malapit na tayo. Pakibasa, ready, go. As the children rise up and call her blessed, her husband also, okay, ganda yan, ha? So, kanina, yung mga bata, kailangan gisingin, di ba? Ano kasi kayo nagising? Isa, ngilid, gisingin, yung mga bata. Okay, pag sinabing, children are lies up, and all are blessed, okay? Ibig sabihin nun. Ibig sabihin yung anak mo, ang tingin sa'yo ay, yung palak talaga yung nanay ko, ang ganda ng nanay ko, lagi ganun. Iniisip niya lagi, uy, nanay. Diba? Lagi niya iniisip, uy, nanay. Kasi yung nanay niya, lagi niya maaasahan. Diba? Kasi matino. At sa pag sinabing color blessed, wow, nanay, galing mo talaga, nakuha mo si tatay. Ano mo ba? Ano mo nakuha si tatay? Tindi mo, nanay. Uy, hahanga sa'yo. Ibang klase si nanay. Ano pa yung mga ano? Galing mo, nanay. Dami namin magkakapatid. Galing mo. Diba? Kasi nanghihirap na, meron kami doon, mayaman na sila, kaso walang asawa, walang anak. Naghiwalay. Naghiwalay yung mag-asawa. Bibilib ka ba doon? Kasi sabihin, hindi niya na pa-maintain. Even yung mga babae, sino pa ang ano dyan? Ha? Sabihin nito ha? Hindi lang yung lalaki dyan, kasi pati yung mga babae, para hindi kayo hiwalay ng asawa nyo, ano gagawin nyo? Marami.
Hindi ko na mag-hit natin dito. Pag ginawa mo ito, papila. Sigurado ako, di kayo wala yan, nasawa ko. Hindi yung maghahanap. Magkumahog yan. Para lang di ko malis. Ano ba yun? Pag nagawa mo yan, hindi na makakahanap yan. Ang kahilad mo. Okay? So, sabi dito, hindi lang yung ibang tao, hindi lang yung anak mo, pati yung asawa mo. Okay? So, yung asawa mo mismo ay tatawagin kang pinagpalat kasi ikaw ay mabuting asawa. Okay, gusto niyo ba yung pinupuli kayo? Okay. Lahat naman tayo gusto na pinupuli. Kaya kailangan gawin natin yan ang kailangan na gawin. Para pulihin tayo, gumawa tayo masama. Ganun ba? Magtamad-tamad. Okay, hindi nakikinig sa instruction. Sinabi siya na asawa mo. Oh, nay! Ganito gagawin natin, ha? Dapat yung mga bata, matutong makinig. Maray, ganun. May instruction sa'yo. Kaso, matanda na yung, hindi natutong makinig. So, hindi ka pupurihin ng asawa mo. Ano ginawa mo dyan? Asawa mo yung araw-araw, di maulong ano. Hindi maulong makinig. Okay? Nagintay niyo ba yun? So, napakahirap minsan maging magulang, pero pag nagawa mo yan, pupulihin ka ng ibang tao. Okay? Second to the last. Makibasa, ready, go. Sorry. Ito pala. 29, ready, go. Many workers have done virtuously, but love excellence them all. Ano yung sabihin yan? So, maraming maganda, maraming maayos, kaso ikaw yung pinaka. Okay? Kasi, again, ang tao, hindi tayo lahat magaling sa lahat ng bagay. Alam mo yan, di ba? Isa, magaling tayo sa isa. Dalawa, sa ibang bagay, hindi na. So, kaya sinasabi dito, maganda, maging magaling ka sa lahat. Para, sabi dito, ito yung the best. Di ba? Gusto natin yan, pagpapayin natin, no? Gusto natin lahat ng bagay, magaling tayo, kaya naman natin. Kaya ba natin gawin lahat to? Kaya kasi nasabi na sa atin eh. Kaya tayo ini-instruct. No? Pinapaliwanag sa atin, tapos tayo mag-isip, paano kaya natin gagawin yun? Paano natin? May ibig pagaling tayo doon. Okay? Ito, last second to the last. Makibasa. Ready, go. Before the man is sinful, and the beauty is vain, but the woman that feared the Lord, okay, yun yung pinaka-importante niyo. So, kanina, magkapansin nyo, ano yung sabihin ng favor? Pabor, ano yung sabihin nun? Alam ba yung pabor, ginagamit yung panglobo? Okay, sabihin nun, ganda mo talaga. Sige na, bumili ka ito. Ang ganda mo, pagbili mo itong sapatos na ito. Pagkata na ba ito sa mga stores, SM? Ang pogi mo dito, pagbili mo ito, bagay na bagay sa'yo. Hindi naman totoo. Kaya sinasabi yung para, maloko ka. No? Para lang masaya ka. Para makabenta siya. Alam niyo ba yung sinasabi yun? Alam mo, pag babae ka, dapat ano, may career ka din sa sarili mo. Mas maganda yun kaysa maging nanay ka lang. No? Ganyan ngayon, kaya huwag ka mag-anak ng marami. Ha? Dapat isa lang. Pag naranasan mo na, ibuhos mo na sa kanyang lahat. Tapos mag-career ka na rin, no? Kompetensya yung asawang lalaki. Ano yun? Kasi sabi ito, ano yung beauty is vain? Sino maganda dito ang babae? Ashley, maganda ka ba? Lahat naman kayo maganda, di ba? Kasi sabi dito, beauty is vain. Ano yung sabihin ng beauty is vain? Yung sabihin niya, walang silbi yan, walang kwenta yan. Ngayon, gusto ng lalaki yan, di ba? Ano yung ba? Lahat naman eh. Alisanda, nagpapaganda ba kayo ng babae? Kasi alam niyo yun ang gusto ng lalaki. Pero, sabi ng Bible, baliwala yan. Pag hindi mo natutunan yung dapat mong matutunan, at hindi mo minahal ang Panginoon, baliwala yan. No? Banda ko rin, magsasawa din yung asawa mo sa'yo. Alam ko dati, bendag-bendag siya sa akin, hindi na. Kasi ganun ang tao, di ba? Kaya sa Hollywood, sa showbiz, di ba, sinunguso ngayon? Nung panahon namin, siya akong kuneta.
Hindi, lagpas pa yun. Masa kinadadi na tayo. Julina. Oh, si Julina. Yan. Tapos, sino man yan? Lumilipas yan. Tataba na, di ba? Wala na, nakalimutan na. Kasi ang kagandahan ay lumilipas. Kaya sabi dito, ang babae na may takot sa Diyos, siya yung, ano sabi dito, siya yung pupulihin. Okay, siya yung talagang ano, kahit matanda na, binibigyan pa rin siya ng papuli ng ibang tao, especially ng parang bakit. Kasi kaya nakita yung label niya, masipag siya, nagtuloy-tuloy siya, especially pag marami kang anak, tapos lahat ng anak ko, naglingkod sa Diyos, ako, ang laki nung ano nung value nun. Hindi yung meron ako isang anak, mahal ko siya, okay yun. Pero paano kung doble, dalawa? E paano kung tatlo? E paano kung apat? Lahat nag-iigit sa Diyos? Diba? Karagdagan yung society natin na kailangan ng Diyos. Kailangan ng ang Panginoon din mismo siya ay marulugod pag mas marami na dupoy sa kanya. Amen? Kaya yun ang intindihin natin. Mga babae, especially minsan, malalaki daw, diba? Maarte. Huwag kayong masanay. No? Medyo natural yun sa inyo, mga babae. Pero, i-balance nyo. So, gusto ko, magpaganda ako kasi babae ako eh. Diba? Pero, i-balance mo. Alamin mo to. Dapat, ang hinahanap ng lalaki sa ngayon, yes, maganda. Pero later, mani-realize ka rin, pare-pareho kayo tatanda. Ano dapat ang dapat maging kayo? No? Dapat walang kulubot. Kukulubot talaga yan eh. No? Lalapad ka talaga. Ganun talaga. No? So, pero, pag ikaw ay may takot sa Diyos, may tamang takot. Takot ba kayo sa Diyos? May takot ba kayo sa Diyos? Hindi. Hindi, kasi hindi mo kilala. Pag nakilala niyo ang Diyos, matakot kayo sa Kanya. Okay, hindi pa sa mga mga ng takot sa Diyos. Yung tamang takot sa Diyos, okay, respeto, o talaga kasi ang Diyos, pag hindi ka nakinig, maniwala kayo mga bata. Alam ba yung Pierno? Naniwala si Pierno? Sinabi yun sa Bible, si Jesus mismo nagsabi nun, na merong impyerno. Pag ikaw ay hindi napatawad, no? Pag ikaw ay binaliwala mo ang Diyos, bukod sa kahirapan sa lupa, meron pang impyerno. Ibang mayama ka man dito, pag may impyerno, punta ka dyan, tapos ka. Okay, kaya dapat matakot tayo sa Diyos. Amen? Amen. Dapat natin katakotan ng Diyos kanina sa Sunday school, pinag-aralan natin. No? Ang Diyos ang nagbibigay ng buhay, siya din ang kumukuha ng buhay. Okay? Ang kalusugan, mga bata, pag sinabi ng Diyos, itong bakulit na to, bigyan ko ng sakit. Ang gusto magandang sakit, yung kulit nyo, ganyan na lang yan. Nakita mo yung bata may sakit? Ganun yun. Kaya dapat, makinig tayo sa Diyos. Amen? Ito na yung last, sabi nito, Remigo. Give her of the fruit of her hands, and let her own words raise her in the gates. Oh, nabanggit na naman yung gates na yan. Bakit may gates? Kasi ito yung gate, yung pasokan at labas. Ang sabihin nito, lahat ay nakakakita doon. Kaya pag ikaw ay kilala sa gate, ano kayong sabihin yun? May posisyon pa. Ginagalang ka. So ngayon, ano na yung gate niyo? Parang Facebook na, di ba? Parang gano'n, pag ikaw ay laman lagi ng balita, by the way, minamanipula naman nila yan. Pero yung talagang virtuous, ito yung makikilala. Sino ba yung pinakamakikita ko dyan? Sino ba yung nagpaumpisa ng Mother's Day? Dala nyo ba? Ina-research nyo ba? So, yan, hindi ako ano dyan. Pero okay lang din yan. Kasi, mabay din siya, no? Mahal niya yung nanay niya, namatay nanay niya. Binigay niya ng honor, tapos ginaya na siya. Ang problema, ginawa commercialize. Kaya nagalit siya, gusto niya alisin. Kasi wala na siya nagawa. Okay, kasi sabi ito, give her the fruit of her hands. Okay, mga anak, ibigay mga asawa. Para yung babae na matino, magpatuloy pa siya, sabi dito, ibigay mo naman yung para dapat sa kanya, di ba? Kailangan yung attention. Ibigay mo attention. Gusto yung kumain sa labas minsan-minsan. No, iniingi na yan. Nakain na po kayo sa labas. Okay? Kung gusto niya, kung gusto ng mga babae ba? Ano gusto ng mga babae? Pera. Pera daw. Oo, tama. Yan kailangan niya eh. Wala na siya ginawa. Kung hindi gawin yung ano, babaho niya tapos. Hindi mo na siya makapili kung ano yung bibili niya, di ba? Bigyan mo, meron ka. Kaya dapat malaki masita. Grocery. Ano pa?
So, okay, hindi madalas bilang kami si Macy's, pero naisip ko ako, bilang ko ng host. Hihira yun. Natuwa naman siya. Kahit mahal. Okay, sabi nito, so, babalikan lang namin yung 30, makibasa ulit. Ready, go. Declare mo natin ko. Ready, go. Favor is sinful, and beauty is vain. But a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Okay, so kaya dapat mga babae, especially, ganun yung lalaki, especially. So, kilalaan natin ang Diyos. Kilalaanin natin ang Diyos. Hindi mo kilala ang Diyos, narinig mo sa Diyos, chismis lang. Ako, walang kwenta yun. Kilalaanin mo mismo siya. No? Especially, paano niya, paano magiging mabuti yung pamilya nyo. Kilalaanin nyo, baba. Especially mga kalalaki yan. Para tayo ay, tayo naman ay magpalayo, Panginoon. Amen? Amen. Mga bata, ano ang tunay nyo? Sira kayo. Ano ang tunay nyo? Sino pa din? Sino pa? Sino pa napang? Mahalin nyo. Ha? Mahalin nyo nanay nyo. Sundin nyo yung nanay nyo. Pag-pray nyo yung nanay nyo. Okay? Kayo mismo, sumunod kayo sa Panginoon. Okay? Okay, sige. Paus na. Sina na ba, Dana? Okay, sige. Let's pray, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa aking bilang, Panginoon, ng mga batang ito, kahit makulit, Panginoon. We pray na sila'y makututo, masanay na makinig sa salita ng Diyos, sa inyong salita. Matuto sila upang sila po'y magpapin ng mga bata at lumaki sila sa inyong salita. Panginoon, nawa sila po'y magpalahin ng ito, Lord, at mabayan. Ganun po pang bawat isa, mga nanay po, maraming salamat sa mga nanay. Sila po'y nag-decide, namahalin na kanilang masawa, kanilang mga anak, Panginoon, pagsunod sa inyo. We pray na pagpalahin sila, special blessing pa sa kanila ngayong araw at sa mga ating Panginoon na sila po ay mas makita nila kung gano'n sila kahalaga. Nagpapatuloy sa inyo, Lord, especially sa alam asawa, sa alam mga anak. At ibang tama mo, Lord, na kailangan ng tulong nila. Masalamat sa mga nanay namin, nagtsaga sa amin, na dinala kami sa marupunan, basta pinakain kami, sinagaan, nilalita ng mga damit. Nawa, sila may pagpalaan niyo, Lord, at lalaanin niyo po sa mga panahon na sila kailangan niyo kayo, kailangan niyo tulong, encouragement, itong pala sa mga Panginoon, lalaanin po nun sila, kalapit may nanay, maging maintindihan naman namin, ang mga kanilang halagaan sa aming buhay, therefore, magpasalamat din kami sa inyo para sa inyo. Mga lati, in this day we pray, Amen! Amen! Okay, palakpan natin yung mga nanay! Ay, nakalimutan ko. Sorry, sorry. Ay, nanay.
kaming gift sa inyo. May gift kami sa inyo, mga nanay. So, meron po tayo dyan mga halaman. Napakaganda niya, no? Napakaganda niya. Okay? So, pili na lang po kayo. Pili na lang po kayo. Mamaya na, mamaya.